Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagkapatawad at awa mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ang malayang paglingkuran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayon ay mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi at araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon ay itinagubiling ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang
pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabi. Siya'y hindi na nila makikita uli. At siya ay inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana ay iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami ay isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari doon ay naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupuri at ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula roon ay maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Iyang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos na sangtuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanan ay magbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Among Dios ni Jesu Cristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal,
ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paano'y tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil bilang isang Kristiyano at bilang isang sumusunod kay Kristo, meron tayong kanya-kanyang paraan kung paano natin pinapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Marahil ang pamamaraan natin ay maglalaan tayo ng oras sa ating buhay panalangin. Marahil ang iba sa atin maglalaan din ng oras upang pag-aralan ang turo ni Jesus sa atin. Marahil ang iba maglalaan din ng oras para pumunta sa loob ng simbahan upang makinig sa mga sermon, upang makinig sa salita ng Diyos at upang manalangin din. May kanya-kanya tayong pamamaraan ng ating pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Pero aminin man natin o hindi, mga kapatid, minsan sa buhay natin, nakakaranas din tayo ng pagsubok. At sa mga pagsubok na ito, naitatanong natin, nasaan kaya ang Diyos? Natatanong natin, totoo bang nandyan siya, kapiling natin? Napapatanong din tayo, talaga bang totoo siya? Yan marahil ang mga katanungan natin. At minsan sa panalangin natin, napagtatanto natin na kahit hindi natin siya nakikita, ngunit tunay natin siyang nararamdaman, lalong-lalo na sa mga pagkakataong napaglalagpasan natin kung anumang hirap, pagsubok ang ating hinaharap. Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating ebanghelyong napakinggan, pinapaintindi sa atin kung paano naman nakikipagrelasyon ng Diyos sa atin. Kung paano nakikipagrelasyon ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa atin. Sabi po sa ating ebanghelyo, si Jesus tumingala at nanalangin sa Ama. At kung mapakinggan po natin maigi yung ebanghelyo, sino ho yung ipinagdasal ng Panginoong Jesus? Ang sanlibutan. Pinagdasal ka ni Jesus sa araw na ito. Inilapit ni Jesus kung ano man ang pagkukulang, kung ano man yung kakulangan na nararanasan mo sa iyong buhay. At ano po yung laman ng kanyang panalangin? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus na kahit siya ay lumisan sa sanlibutang ito, ang panalangin niya sa Ama na huwag pabayaan kung sino man yung kanyang mga iiwan. Huwag pabayaan kung sino man ang mga tunay na nananampalataya
sa Kanya at sa Diyos. Yan ho ang panalangin sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Panalangin niya sa Ama na ang bawat isa sa atin huwag pabayaan ng Diyos. Kaya nga marahil sa araw na ito, sana po ang laman ng ating panalangin ay hindi lamang paghingi. Sana po yung laman ng ating panalangin hindi lamang pagreklamo. Sana yung laman ng ating panalangin hindi lang sana puro request. Sana po ang laman din ng ating panalangin pagpapasalamat. Pagpapasalamat dahil siya mismo inilalapit tayo sa Ama. Siya mismo ang nananalangin sa Ama na huwag tayong pabayaan, na huwag tayong iwan. Sana po nandun pa yung pagkapasalamat na sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga dusa na pwede nating maranasan sa buhay, huwag din sana tayong makalimot na meron tayong mahal na pong Jesus Nazareno na inilalapit, na ipinagdadasal tayo sa Ama, na siya mismo ang naglalapit sa atin upang tayo palahanan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nando ng hirap, nando ng dusa, huwag kang mawala ng loob. Huwag kang magduda. Dahil alam natin na nandyan ang mahal na pong Jesus Nazareno upang tupdin at gabayan tayo sa ating buhay. At sa ganunong pamamaraan, tunay na mas lalalim hindi lang basta ang ating debosyon, kundi tunay na lumalim ang ating relasyon at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawag tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating panalangin, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa isa ang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang pananagutan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin
sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, iniyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po. Kung ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo. Sa'yo'y nag-alaga, batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, kung ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa'king piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan, na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy
ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagiliw. At sa kakayahan ito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.